McCoy, kwento mo naman sa amin. I know you're very active now as a TikToker and as a social media. Ako na yung magsasabi ng sensation. Social media naman. Sensation. Grabe so, naman. Oo, paano ba nag-umpisa itong, ano, itong journey mo on social media? Nako, Miss Pia. Actually, it all started in 2017. Mga November 2017 when I uploaded Mean Girls dubbed, Filipino dubbed sa Facebook yon. And then from there, nag-upload pa ako ng madami hanggang sa nagva-viral siya, maraming nag-share. And then nung December na, gumawa na ako ng Facebook page. So doon na nag-umpisa yung McCoy Dubs. So everything talaga started 4 years ago. Mm-mm. Wow! Ang bilis, no? Imagine in a span of 4 years, ang laki ng nilaki ng social media platforms mo. Ang dami mo ng followers, di ba? Yung fanbase mo talagang nag-grow. Pero nung nag-umpisa ka ba, inisip mo, parang meron ka bang end goal in sight nung nag-umpisa ka na parang meron ka bang gustong i-push in particular sa social media platforms mo? Nako, alam mo, nung una wala talaga. Kasi the Facebook page really came from frustration. Kasi I was working noon sa isang advertising agency. And as accounts, senior account manager ako noon eh. Gusto ko talaga maging creative. Gusto ko maging copywriter. So you know, medyo frustrated talaga ako. Tapos parang naging avenue ko itong Facebook page to produce and post my work. Pero at kumbaga my end goal during that time was to, you know, upload videos lang and make people laugh online. Pero wala akong goal na gusto ko ganito karami, gusto ko sikat, ganun. Walang ganun. Pero the goal is to share my creativity online. Wow! Ilan na ba followers mo ngayon on your different platforms? Ngayon, Pia, sa Facebook, 1.2 million. Wow! Sa TikTok, mga nasa 900K. Sa Instagram, mga 140K. Grabe! Ibang level na talaga si Auntie Julie. Hindi naman. Pero alam mo, ano yun? Pinaghirapan din natin talaga yun, Pia, kasi hindi, kumbaga sa social media content creator sa Pilipinas, kailangan talaga consistent ka, 'di ba, para ma-achieve mo yung ganong numbers. Ibig sabihin niyan, ikaw nag-iisip lahat? Yes, kasi wala rin akong ano eh. Kumbaga, pagka ako lang mag-isa sa house, nagsusulat ako ng pwede kong gawin na content, and then sinusulat ko yung script. So ako lang ang nag-iisip din paano. Pero I didn't, ano, di ko iniisip na, ay, magva-viral tong Auntie Julie kasi character siya eh. Basta nag-a-upload lang ako na nag-a-upload. And then, nanonood ng mga tao. And then yun, nagustuhan naman nila yata. Hindi yata, nagustuhan talaga. Sino so, ba si peg? Sino peg kay Auntie Julie? Tsaka, and then eventually kay Auntie Vanjie. Sino ba mga peg mo? Now, I'm channeling the character of Auntie Vanjie, of Tita Vanjie, the eldest sister of Auntie Julie. kasi ang eldest sister ni Auntie Julie, maiksi buhok? Yes, yes, that's right. Tsaka medyo mas masungit eh. She's the eldest. And, ganun ba pagpanganay? At saka parang, ano, you know, responsible. At kapag panganay, ganyan talaga kalaki ang hikaw? Para mas malaki pa yan sa 20 peso coin? I'm very New York eh. I can afford. Yes, if matching Sing Sing. Nako, mapapalaban tayo nito. Si Auntie Julie, the inspiration talaga of that character is si Mama, my mom. Kasi pagka sumasama ko sa kanya sa mga reunions or lunch with her friends, napapansin ko yung mga friends niya, ganun magsalita. Siya rin medyo napapagganon din siya magsalita. Pati yung accent, ganyan. Pero etong si Auntie Vanjie, eto naman yung parang ibang dimension din ng mga titas. Di ba? Mga Filipino titas na parang medyo hindi masyado masalita, medyo straight-faced, ganon. So, mga medyo seryoso.
medyo seryoso. Yung mga tipong nagpupunta ng Manila House. Ganon. Eh nako, ayan na yung tawa. Yung tawa ba ni Auntie Julie? Yan talagang tawa rin ni McCoy? Or parang na-develop na lang siya into a laugh of Auntie Julie? Ay, ganyan din ang tawa ko in real life. So, minsan na-incorporate ko din si Auntie Julie. Pero that's my ano, real laugh. Oo, yung medyo matinis na tawa. And then, di pa si Auntie Julie may mga anak? Yes. Meron siyang, I have two kids. Yes. Oh, how are your kids, Auntie Julie? Oh, they're fine. Oo. I have Roberto, my eldest. He is an architect. And I have my bunso. Her name is Cassandra. Yes. Okay. Yes. But, Roberto and Cassandra. Yeah, she is an ano naman, an artist ng mga, she's into arts, painting, you know, sculpture, something like that. Mm-mm. Oh, and are they still here in Manila or are they based abroad? Roberto is here in Manila. He is working for an architecture firm. And then si Cassandra naman, she's staying with me here sa Green Meadows. Oh, palipat-lipat ka pala, Auntie Julie. Yes. Diba? White Plains, Green Meadows. Yeah, White Plains is our ano old house. That's where me and Ate Vanjie grew up with our parents. But then, you know, Pia, Ate Vanjie is so stubborn. She left the Philippines in the 80s. And she became a nurse there. So ako na ang nagpatakbo ng mga ano ng pamilya dito. Nako, Makoy, hindi ka ba nalilito na sa mga backstory? Hindi naman. Hindi naman ako nalilito. Kumbaga, ano na to, Miss Pia, kabisado ko na ang storyline. Ah, okay. Alam mo yung mga favorite na skit ko, what do you call it? Favorite storylines ni Auntie Julie, yung pagkungwari nasa restaurant siya, tapos yung restaurant na pinupuntahan ni Auntie Julie, restaurant na puntahan talaga ng mga tita. Di ba yung mga background mo, kakain siya ng ensaymada ba or cheese rolls? Yes, cheese rolls. So with the Muscovado coffee. Yeah. That's true. Oo, ganun yung mga ano nila, no, kainan nila eh. Oo. So, hindi ba natatawa ang mommy mo? Anong reaction niya nung nalaman niya na siya palang inspiration ni Auntie Julie? Natatawa siya, tuwan-tuwa siya kasi parang nakikita niya yung sarili niya doon sa mga videos. Pero natutuwa din yung mga ibang auntie ko, tsaka yung mga kaibigan ng nanay ko. Kasi parang sabi nila nagkaroon daw ng representation. Their alma mater, their kumbaga yung ibang schools din, like you know, 'di ba? AC, Poveda, ganyan. So ganun ang ano, ganun yung mga naging feedback nila. Okay. So between Auntie Julie and Tita Vanjie, sinong mas mahirap gawan ng storyline or ng skit? Alam mo, for me, mas nahihirapan ako kay Auntie Julie. Mm-hmm. Because her personality is very bubbly. Spontaneous, parang always on the go. So, dapat laging masayahin ang face, ganyan. Kasi ako parang meron akong fantasy na pag ako naging artista, gusto ko mag-take ng mga kontrabida roles. Kaya yung portrayal ko of Auntie Vanjie, yun yung pinaka-natural ko. Na straight face, minsan parang masungit, ganon. So, madali for me mag-skit pag si Auntie Vanjie. Compared kay Auntie Julie. Oh, okay. Ganun pala yun, no? Dalawa lang ba sila magkapatid? Si Auntie Julie, si Auntie Vanjie? Yes, dalawa lang sila magkapatid. Pero meron tayong idadagdag sa storyline na meron silang half-brother. So, Nako, kailan lalabas yung half-brother nila? Ang mga May siguro, after the election. So, yun ang plano ko naman. So, iniisip ko din paano yung atake for that.